Ang pinuno po ng Teachers Dignity Coalition. Siya po ang national chairperson. Ito po ay napaka-importanteng paksa at lahat tayo dito may pakialam. Benjo, magandang umaga. Good morning, Manatad. Magandang umaga, Ma'am Chacha. Magandang umaga po sa lahat. Opo, salamat sa panahon, Benjo. Naghain na nga ng resolusyon si Senador Coco Pimentel para mag-imbestiga ang kaukulang komite in the Senate. Dito nga sa usapin ng purchase na ito na ginawa ng PSDBM gamit ang pondo ng bayanihan to recover as one act, no, bayanihan to fund, pati sa lower house meron na rin resolusyon pero wala pang schedule ng hearing. Ito ba'y pinaghahandaan nyo na, as in ngayon ba meron na kayong mga pinag-uusapan sa inyong grupo na mga posibleng paharapin ninyo kung papatawag kayo? Manatad, kasi may mga miyembro kami, no, na kasama sa mga nakatanggap, no, fortunately, no, ng mga nasabing mga laptops. So, of course, no, we welcome, no, that resolution from Senator Pimentel and of course dun sa House po, no. Sana po, no, ay maimbitahan kami, no, para naman makita po natin yung mga actual na, no, mga teachers po na nakatanggap ng mga laptop. Oh, so, sa ngayon ba sa inyong hanay, sa mga miyembro ng inyong koalisyon, ilan ang nakatanggap nitong sinasabing ang mamahalin at napakabagal na laptop? Manatad, so far, no, tatlo lang yung nagsabi, no, na sila ay nakatanggap, no, but may mga ilan pa, no, ng mga sa aming mga chapters na mga nasabi na meron naman din sila, no? Pero ito, tatlo lang po yung willing, no, na magsalita so far, no? Isang taga NCR, isang taga Central, isang taga Cordillera. Okay, kasi dito hindi maiiwasan nga, no, na although naman in all fairness yung ating mamunting handog, no, para sa ating mga kababayan sa isyung ito ay ating naitampok sa ating Think About It. May mga nakapanood na raw ng mga legislators and they appreciated yung mga panayam na ginawa natin doon sa taga Cordillera at taga NCR na teacher. So yun nga din, ano, most likely ipapatawag sila dito, eh. And you know, baka din may takot na baka sila pag-initan. Pero sa inyo bang hanay, paano ba pinag-uusapan yang ganyan kung sakasakali nga yung lakas na loob na kakailanganin ng isang pangkaraniwang public school teacher para sabihin yung damdamin ninyo? Yung pong mga ilan sa mga binigay po namin sa mga kapatid natin sa media, nakita naman po natin, no, willing naman sila, no, pero hindi sila, alam mo yung manutan, yung nandun pa rin yung takot, no, na baka sila may pag-initan or whatever, no. Yun po yung inaayos po namin sa kasalukuyan, sapagkat hindi po madali, no, na lumantad sa ganitong issues, no. Alam naman po natin yung lahat, no. Kaya po kami ay nagpapasalamat, lalo na dun sa napanood namin kahapon, ano, dun sa napaka-comprehensive, no, na pagtalakay po ng inyong programa tungkol po sa bagay nito, kasi nakapagpapalakas po ito ng loob, no, dun sa ating mga guro at talaga naman po, no, na pwede natin masabi na meron kaming kakampi, no, dito po sa usapin po na ito, no. Alam nyo, yung ever since naman, kasi lahat po ng mga issue sa Department of Education, ano, lahat po ng mga issue na may kinalaman po sa mga ganitong uri, no, ng mga sabihin na po natin na anomalya, no, ay talagang may takot po talaga yung ating mga teacher, no, kaya dapat po talagang magawan po ng paraan, no, para hindi naman sila kumbaga yung sinasabi po natin, no, sa ating mga miyembro, no, na kumbaga ayaw kahadlok, no, sa ating po natin. Sige, so Benjo, hindi ko lang alam kung nabasa mo na ba yung statement ng supplier nitong mga laptop na ito. Kung hindi mo pa nabasa, basically, sinasabi nila, best offer yan para sa mga teachers. And then, pangalawa, ano yan, hindi lang naman laptop yan. May mga add-ons pa yan. Oh, at sabi nga nila, no, yan daw ang mga computer na yan, ay yun ang uso nung in-order yan. So, binili ito 2021. Yun daw ang uso nung ito'y binili. Ano ang reaction nyo doon? Well, nakakatawa po yan. Ano? Kasi, last year lang yan, eh. No, ibig sabihin pa, ganun ba kabilis na laos, no, yung sinasabi nilang uso nung panahon na yan. Ano po, no?
Pangalawa, yung mga add-ons po ay pwede namang bilihin. No, manutod, alam naman po na ng lahat ng mga tao yan, ano po. Kaya nga po ang sinasabi po namin, no, sana yung DepEd, no, at yung bumibili po nito, no, na nasa panig ng gobyerno, dapat mag-consult, no, doon sa ating mga IT experts, no, kasi bawat opisina po natin yun, meron tayong mga ICT expert, eh. No, meron tayong mga personnel, no, ng mga ICT, no, na pwedeng magsabi sa atin, no, at hindi naman tayo lalokohin, no, magigitapat po sa atin, no, na ito ay mahal, na ito ay hindi tapat, no, at ito ay pwede nating sabihin na pwede naman natin itong ayusin, ano po. Halimbawa, yung mga add-ons na binabanggit, ano po, yung mga apps or whatever, no, lahat po yan ay, ano eh, no, ay, well, pwede po nating bilhin sa mas mababang presyo. No, alam naman po ng lahat ng mga tao yan, no, dito sa Department of Education. Kaya po, medyo na nagugulat kami na may mga ganito pong, na may mga ganito pong sinasabi, no, na ngayon ay sinasabi nila po, no, na ganito po yung features, no, ng ating pinor chase, no, sa kasi sa totoong buhay po, manutid, no, yung purchases po natin na yan ay pwedeng gawin yan, no, kahit, well, ako po, no, ako simple na lamang naman po, eh, no, kung bibili tayo, no, ng mga laptop, halimbawa, no, individually pwede tayong bumili, no, anywhere and anytime, no. Ngayon, pag mas marami po yung bibili natin, mas meron po yung tinatawag po natin ng mga discount prices po, no? Mm-hmm. Ngayon, kung 40,000 yung bibili natin, eh, yung mas marami, no? Mas maganda po sana, no, yung ating mabibili, no? Kasi, kumbaga, no, alam mo, manatad, di ba, sa palitaw or maruya, pag bumili tayo ng pinakyaw natin, yung paninda, no, kapitbahay natin, eh, natutuwa na siya dyan, eh, no? Bibigyan niya na sa atin sa mas mababang presyo yan, eh. Kasi hindi na siya kailangang maglako. The same po, no, yung inaasahan po natin, ano, dun sa mga purchase na talagang bulk purchase na kagaya po ng ginawa natin po, no, dito sa PSDBM. Sige, may tanong pang karagdagan si Chacha. Siguro din, baka may tanong din itong school opening issue. Go ahead, Chacha, please. Yes po. Good morning po, Sir Benjo. Oo. Yes, ano naman po yung reaksyon ninyo bago po yung tungkol po sa pagbubukas ng klase? Kahapon meron din pasabog si Senator Risa Ontiveros. Oo, tungkol po dun sa 7 billion questionable na releases naman ng CHED, no? Under Unifast. So, ano po, nabasa niyo na po ba yung pong inilabas na report po ni Senator Risa kahapon? Ay, hindi. Ay, nako, I'm sorry, Mama Chan. No, hindi ko nabasa po yung binabanggit ni Mama Risa. Ano po? Sige po, sir. But that's sige on po, higher education din, yes, Chan. Yes, yes. So, pero sige, Sir Benjo, puntahan natin po yung pagsisimula ng klase ngayon pong Agosto. Papalapit po ng papalapit yan. Bukod dito sa laptop na ito, ilan nga rin sa nirereklamo ng mga teachers na nakausap namin ni Sir Ted, eh yung tungkol naman po dun sa, yun nga, hindi pa talaga sila totally handa dahil halos hindi pa rin nakakapagpahinga yung mga teachers natin. Sa hanay po, sa grupo po ninyo, yung mga member teachers ninyo, kamusta po sila? Ano po yung struggle nila ngayon na malapit na yung implementation ng face-to-face classes? Alam nyo, Ma'am Chan, no, kasi kami yung grupo, no, na talagang nakipag-usap, no, at humingi, no, ng extension, no, sa Department of Education para doon sa tinatawag po natin na school break, no. Pero mukhang hindi na po kami mapagbibigyan dito, no. Kasi hindi naman kami humingi ng extension dahil tinatamad lang kami, no. Bill naman po yan, no. Dahil ayaw lang namin magturo, of course, no, not, no. Ang sabi nga po namin, this is a matter of right, no, ng ating mga teachers, no. Kasi alam naman po natin, no, nung mga bata pa tayo, no. I'm sorry, Ma'am Chad. Nung mga bata pa tayo, nag-aaral tayo, alam natin, no, that there are 2 months po, no, ng vacation po ng ating mga teachers, no, kasabay ng bakasyon po ng mga bata, no, ng mga unang panahon po, no, hanggang ngayon po, no, yan ay nananatili, no, na part ng DepEd rules po, no, ng civil service, no. Pero ngayon mukhang kukulangin po talaga, no, dito sa August 22, no, na imposition ng DepEd ng pagbabalik ng klase, no. Hindi pa ito natin pinag-uusapan. Alam mo, Ma'am Chan, hindi naman kasi kami tumututol, no, doon sa face-to-face classes kasi gusto nga namin talagang face-to-face na, eh, no. Although ang sabi po ng gobyerno natin sa November pa ito, no. Pero this August 22, no, next week na yan, nasa po halos, no. August 22 imposition,
kulang na kulang po ito, no? Yung aming supposed, no, vacation, supposed na, well, sabihin natin pahinga ng ating mga teachers, no, sapagkat nagtapos lamang po, no, officially and technically yung trabaho ng mga teachers po nung kalagitnaan ng July. No, so kalagitnaan ng July, and then July 25 nagsimula na naman yung kanyang yung kanilang mga trabaho, no, officially for the school year 2022-2023. Eh, ibig sabihin, wala nang matira, no, sa amin, no, para po sana kami ay makapagkaroon, no, magkaroon ng tinatawag po natin na pahinga. No, so, to prepare, no, our teachers physically, mentally, and emotionally for this school year. Kaya nakakalungkot po, no, i-relate ko lang dun sa usapan, no, with our VP and Secretary Sara Duterte, no, eh, nung nag-usap po kami, no, last week po, no, ang sabi niya, i-submit namin, ano, yung aming legal basis, which na-submit naman po namin kinabukasan, ano, para daw mapag-aralan ng kanilang legal team, no, sa Department of Education. Pero ang problema po, no, eh, hindi naging favorable sa amin, ano, yung pagtingin, ano, yung assessment ng legal team, no. At sinasabi nga ng legal team nila na wala raw kaming dalawang buwang bakasyon. Nakasagot na rin po kami doon, ano, at hinihintay po pa rin namin, no, ngayon, no, yung final po, no, nasagot ng ating Department of Education tungkol po doon sa aming hinihingi, no. Kasi sa totoong buhay po, no, ulitin ko lamang po, no, bagamat, no, sinasabi po namin, no, na hindi naman tumatakas, no, doon sa trabaho, no, ang pinabagit po namin dito, no, this is part of our school or summer vacation na dapat pong ibigay sa amin, no, at hindi ito papretso, hindi ito simple na ayaw lamang namin, kundi ito ay bahagi ng aming karapatan. Okay. Kasi nga, ano, no, kakaiba din ngayon ang panahon na para sa lahat, no, pati lalo na ho sa mga public school teachers. Yan din po ang dapat din nating maunawaan. Pero gaya nga ng sinasabi mo, kayo ay nagsasabi lang ng inyong saloobin at suhestyon, at the end of the day, the state will decide, no. At kung sabihin nilang, eh, yan talaga ang pasukan, ano ba magagawa ninyo? Kung hindi, sumunod, di ba, Benjo? Yes, Manutad, wala naman po kami. Pero ang sabi nga po namin, pag talaga nag-open ang klase sa August 22, wala naman po problema. Di naman namin po nating pabayaan yung mga bata, eh. Kasi yung mga bata po, papasok. Diba? Yung mga magulang, of course, excited na, no? Di sabi po pwedeng tumanggi, eh. Papasok po talaga kami, no? Pero, well, having, no, said yung ating mga rules, no, ng Civil Service Commission and even the Department of Education, kailangan po namin pag-usapan. Mm-hmm. No? Even after that opening on August 22, kailangan po namin pag-usapan yung karapatan naman ng mga guro. Pwede naman po kasi, no, Manoted, no, pwedeng mangyari po na meron tayong tinatawag natin na service credits, no, pwedeng leave credits, no. Pwede po yan, ano po, wag lang naman sabihin na wala talaga. Yun naman yung masakit po sa amin, no, pag sinabing, oy, wala talaga, oy, mga teacher, kasi parang yun po yung binabanggit, no, yung legal opinion ng isang abogado ng central office, parang sinasabi sa amin, mga teacher, wala talaga kayong dalawang buwang bakasyon. Eh, masakit po yan. At hindi po yan tama, no, to say the least. Oh, at that might be questioned, actually, in court, no? Kapag pinag-usapan na ang usaping legal sa provision ng Magna Carta para sa inyo, at sa ating pong mga kasalukuyang batas paggawa. Okay, sige. Tama. So Benjo, maraming salamat sa inyong hanay, ha, sa palakasan niyo yung loob, ha, nung ibang mga teachers na ano na baka mapilitang humarap dito at huwag matakot sa katotohanan. After all, ha, sa aking paglaki, bata pa ako, Benjo, nag-aral ako sa mababang paaralan ng La Huerta sa Paranaque. Lagi naman nakalagay doon sa ibabaw po ng aming pong mga pisara ang katagang honesty is the best policy. Apo. Tama po. Hanggang ngayon po, yan pa rin ang pangunahin, ano, nakasabihan ng Department of Education. Alright, sige. Salamat na marami, Benjo. Mabuhay kayo, ang inyong hanay. Thank you. Thank you very much. Thank yan. You po, Manutet. Thank you, Benjo. Benjo Basas. Yung mga neti. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito,
Please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.